Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng pampahaba ng buhay. Wow! Yan. Lagyan natin ng mantika ang ating kaserola, tapos ilagay ang bawang. Ayan. Tapos isunod kaagad natin ang sibuyas. Haluhaluin natin. Tapos, meron tayong ditong hinimay na manok at saka squid balls. So, depende sa inyo kung ano yung isasawag nyo. Pwedeng baboy, pwedeng kikiam, na may squid balls. Depende sa inyo. So, sa atin, manok at saka chicken balls. Ayan. Kaya lang natin na maluto ng konti. Kasi luto naman na yung chicken natin. Tapos yung chicken ball, mabilis lang din naman yan maluto. Okay, halu-haluin natin. Tapos, antayin lang natin ulit yung kabilang side na medyo maluto-luto. Ayan, mix uli natin. Tapos, lagay na natin yung gulay natin. Don't worry guys, half cook lang naman yung gagawin natin sa gulay. So, pag nilagay natin mamaya sa pansit, medyo crunchy pa rin siya. Tapos, lagyan natin ng toyo, konti lang. Tapos, paminta. Ayan, mix-mix lang natin. Inaan natin ng konti ang apoy. Tapos, meron tayong cabbage dito. Lagay na rin natin yan. O, diba? Sawag pa lang. Puno na yung kaserola natin. Tapos, konting tubig. At konting patis. Tapos, mix lang ulit. Mix lang. Antayin lang natin maluto ng konti. Ayan na guys. Medyo lumambot na yung cabbage. Pero half cook lang. Ayan, patayin na natin yung kalan. Tapos isali na natin sa ating lalagyan. Maluluto pa naman ulit yan pag nagluto tayo ng pansit. Half cook lang guys, half cook. Bango. Ito pa lang, ulam na. Ang bango guys. Okay na. Tapos, meron tayong chicken stock dito. Yung ginawa natin kagabi, nilagay natin sa ref. Yan yung magsisilbi nating tubig ng pansit. Pala guys, pansit bihon yung lulutuin natin. Ayan, lagyan lang natin ng toyo. Tapos patis. Ayan, tas mix lang natin. Tapos paminta uli. Masarap kasi yung maraming paminta guys sa pansit. Talagang lalong sumasarap yung pansit pag madaming paminta. Ayan, antayin lang natin kumulo, guys. Ayan, kumukulo na. Tapos, guys, yung pansit bihon natin, binabad pala natin sa tubig. Kasi kung hindi natin ibababad, bukod sa matagal maluto, yung nilagay natin na tubig, baka mabitin yan. Kasi sa sobrang tigas ng pansit. So, ayun, kailangan natin ibabad para mabilis maluto. Wow! Tigas kasi nung pansit bihon eh. Ayan. Nga pala guys, kung wala kayong chicken stock, pwede kayong gumamit ng Nor cubes. Ayan. Antayin lang din ulit natin kumulo. Ayan na. Kita nyo guys, nasipsip na nung pansit yung tubig natin.
So, ayan. Ilagay na natin yung niluto natin kanina na mga sahog. Kasama yung gulay. Ayan. Tapos, konti lang. Tapos, i-mix natin. Tapos, lagay ulit tayo nung sahog natin. Ayan. Mix ulit. Ayan. Para magkaroon lahat. Equally divided yung sahog. Okay. So, ayan na guys. Luto na ang ating pansit. I-mix lang natin. Para equally divided yung sahog. So, ayan na. Luto na ang ating pansit gisado. Wow! O, diba? Ang sarap. O, ayan na. Titikman na natin. Wow! Tama-tama lang yung lasa, guys. Hindi maalat. Hindi matabang. Tapos, kapit na kapit yung lasa sa pansit. Yung lasa ng chicken, kapit na kapit. Sarap. Ayan. Tapos, kuha tayo ng chicken ball. Tsaka gulay. Sarap. Perfect pang merienda at pang almusal, guys. Ayan na, napakasimpleng gawin. Sarap ba? Sarap!